Pero para sa 8 taong gulang na tausog na si Len Den, nagkamali lang siya sa konsepto kung anong gyera nang lumusog na ang mga MNLF sa kanila. Naririnig ko po mga paggera nila sa Santa Barbara. Nagbabarilan po sila. Katapos nagbomba sila doon. Nasunog ang bahay namin. Siguro ko ibang mga batang kaedaran ni Len Den ang tatanungin kung anong kanilang hiling. Ang isasagot ng mga ito'y magagarang laruan o kay masasarap na pagkain. Si Len Den simple lang daw ang pinagdarasal niya. Ang makauwi na sa kanila. Gusto ko bumalik na sila sa lugar nila. Kasi gusto ko na umuwi. Kasi gusto ko na mag-aral. Si Nerica naman, 7 taong gulang, nadablisan ng bala sa kaliwang paa. Magi ang kanyang nanay Monica na kasama niya noon sa gitna ng putukan, tinamaan ng mga shrapnel sa ulo. Tumama ng bala siya. Puti dala-dala ko ito at saka yung bag ko isa. Nagkuha ng shrapnel ba yan, sir? Ngayon, paikay kang maglakad si Nerica. Kumikirot pa kasi ang tinamo niyang sugat. Nahihirapan pa kong maglakad kasi masakit. Ayon sa hostage processing team ng Crisis Management Council ng Zamboanga City, habang ginagawa namin ang istoryang ito, umabot na sa 170 ang napalayang hostages sa kamay ng MNLF. Isa sa kanila ang 2 taong gulang na batang ito na agad namang pinalaya ng mga rebelde matapos ang ilang araw. Dalin niya na! Anak niya yan! Ang iba naman mga naipit na bata, kung hindi pinalaya, nakatakas. Kabilang dito ang 5 magkakapatid na Tabios. Nakatira sila sa Barangay Santa Catalina kung saan unang sumiklab at naging pinakamatindi ang bakbakan. Mula sa permiso ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga, tinuntun namin ang lugar na pinaglagakan sa mga bata. Kailangan naming lumabas sa sentro ng Zamboanga at dumaan sa 2 military checkpoint. Inilayo kasi sila ng pamahalaan sa takot daw na balikan ng mga bata na mga rebelde. Sariwa pa sa magkakapatid ang lahat. Hinostage at ginawa raw silang human shield ng MNLF. Ikinwento sa amin ng kanilang ilang si Irene ang pinagdaanan nilang bangungot. Sa kamay lang po tinatali. Tapos ganun, connected. Tapos tatlo. Lima. Minsan tatlo. Aba, tapos po, nakatali na po kami lahat yun. Isang-isang kami nakatali. Sumisigaw po kami ng ceasefire. Tama na, huwag na kayong paputok. Mga civilian kami. Sumasabay din siya, gumagana din siya, ceasefire. Kami, hostage kami, pero nandun sa bahay lang kami. Ako nagluluto sa kanila. Tapos nag-inom siya, wala daw lasa. Napuputukan sila doon. Tapos ako sumisilip pa ako sa mangga para tigay makapatid ko kung okay pa sila. Minsan doon nagtatago yung MNLF. Umawak na siya ng I'm Alive. Tapos gumaganon sa sa militar. Natatakot ko yun. Nandun ako sa ilalim ng kam. Tapos tinatakpan ko yung tainga ko. Tapos minsan nakatulog na ako doon sa ilalim. Kasi pumupunta man sila sa labas, tinatali sila. Pinapasigaw, civilian kami. Ceasefire. Tapos, eto oh, sumisigaw din, afire. Ceasefire. Civilian kami, maawa kayo, may mga bata dito. Pinuturo sa amin yung mga menulot. Eto din oh, kapag nagpuputukan, maingay kayo. Sinasabi pa niya kami. Matapos ang 6 na araw ng pagkakabihag, nakatakas sila sa tulong ng taong pinakahindi nila inaasahan. Isa ring miyembro ng MNLF na kabilang din sa mga nang hostage sa kanila. Marahil daw naawa ang rebelde ito sa kanilang mag-iina. Ang mga tindahan daw na kanilang nadaraanan ang pinagkukunan nila ng makakain. Makain kami, tapos binibigay kami ng MNLF. Yung mga bigas galing sa tindahan kinukuha nila. Minsan din yung ulam namin doon, manok, niluluto nila, kinukuha nila sa bahay. Sa ngayon, sumasailalim na sa trauma therapy ang magkakapatid. Galit pa ako sa Manila, taga-province, Basilan City.
Kasi madami sila pinatay na babae. Mahalaga na may mga adult caregivers who can provide this support, expression of ensuring that they understand what these children are feeling. When God in my vessel, I can smile at the watchman. Araw-araw dumaraan sa stress debriefing ang lahat ng batang biktima ng gyera. Bukod dito, inihahanda na rin sila ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kung sakaling matapos na siyang gyera, iuwi na sila sa kanilang mga bahay. Lord's Army.